Sa mga first timer, no? Welcome dito sa ating Q&A session. Ginagawa natin 'to every Friday 8 PM Philippines time. Open 'to sa lahat ng pogi at magaganda. Open 'to sa lahat ng mga network marketers na gusto mong matuto, gusto mong maging ethical networker, gusto mong maging successful sa ethical na pamamaraan, regardless kung saan company ka kabilang, open 'to para sa ating lahat. Ang rule lang naman natin, nabanggit ko sa intro, pero kung sakaling hindi niyo narinig yung rule natin, ay ang purpose nit, ang rule lang naman natin ay wag lang magbabanggit ng kahit na anong company. Kasi may kanya-kanya tayong kumpanya. Kumbaga, respeto na natin sa isa't isa yon. At naiintindihan ko na magkakaiba tayo ng kumpanya. So wag na lang kayo magbabanggit ng kahit na anong company. Kasi kahit ako mismo na nagla-live sa inyo, hindi naman ako magpo-promote ng kahit na anong company dito eh. So ang purpose talaga nito ay magbigay ng value sa inyo. Maturuan ko kayo kung paano maging successful sa ethical na pamamaraan, kasi nagawa ko, nagawa na ng mga members ko, at meron ding ibang mga network marketers, even though hindi ko member, ay nagagawa na rin nila. So yun ang pinakang purpose ng movement natin. Mas dumami tayong mga ethical networkers kumpara sa mga unethical networkers, and para mapaganda natin yung pangalan or industriya ng network marketing. Kasi alam naman natin, pangit ito sa pandinig ng mga tao, at hindi natin sila masisisi kasi nga ang daming gumagawa ng masama. No, kahit nakabilang sila sa legal magandang kumpanya, pero yung pamamaraan nila pang scammer. Kaya nagaganon tayo, di ba? Nadadamay tayo sa mga ginagawa nila. Pero hindi kasi natin mababago yung industriya natin sa pamamamagitan ng pakikipag-away sa kanila. Sabi natin sila, magbago na kayo. Hindi, hindi sila magbabago, lalo na kung yumaman sila sa ganung paraan. So tayo na lang, simulan natin sa sarili natin na magbago tayo, ayusin natin. Tapos sa mga susunod na henerasyon natin, ang mga tuturuan natin, ayusin, ituro rin natin ng maayos sa kanila para mas dumami tayo. Diba? So para sa buong industriya natin ito. Okay, kung sakasakali man, at saka kung sakasakali man, I'm sure maraming, meron dyan mga nanonood sa akin na hindi, wala sa network marketing. Kaya yun, para may pakita natin na maayos naman yung industriya natin. Meron lang talagang mga nanloloko talaga. Sa kahit na anong industriya naman, hindi nawawala yung mga nanloloko eh. Nagkataon lang na marami talaga sa network marketing na mga manluloko, marami talaga. Kaya iangat natin yung industriya natin sa pamamagitan ng paggawa ng tama. Okay? Hindi sa pamamagitan ng pagtuligsa dun sa mga unethical networkers. Di natin sila bate, pero hindi natin mababago yung industriya kung tutuligsain natin sila or aawayin natin sila. Hindi naman sila magbabago eh. Tayo yung magbago. Okay, tayo yung maging maayos. Alright? So yun. Hanap na tayo ng question dito. Ayan na tayo ng question dito. And as much as possible, no, wag niyo na akong tanungin dito ng mga paano mag-invite, mga ganun-ganun, paano magbenta. Kasi nasa YouTube ko na yon. Highly recommend na panoorin niyo na lang yon. Kung ikaw ay part na ng team ko, sa Team Genuine, nandun yon sa academy natin lahat. Kompleto na tayo doon. Susundin mo na lang talaga. Okay? Kung sakali man na hindi ka part ng team ko, nasa YouTube ko. Okay, nasa YouTube ko yung mga sagot. Yung mga sagot sa paano mag-invite, paano mag-present, paano magbenta, paano, yung mga how to, nandun sa YouTube kumpleto. Kasi pag dito, limited time lang tayo. It's already 8:15, di ba? Di pa ako tapos mag-intro. May 15 minutes na nakalipas, di ba? So, limited time lang tayo dito, hanggang 9 PM lang tayo. Kaya, pipili ako, hanap ako ng mga sagot na alam kong malaki talaga yung may tutulong sa'yo. More on, lalo-lalo na more on personality development. Leadership, kasi yan yung kokonti ang training ko sa YouTube. Kasi sa YouTube ko puro how to. Yung mga paano na yan. Yun ang mga sinasagutan ko dun eh. Yung mga paano. So dito, medyo ibahin natin. Kaya, hanap ako ng question dito na hindi about sa mga ganung bagay. Okay? Ayos? Power? Payman? Okay. Good. Hanap na tayo. Okay, ito, for example, ito kay Ace. Ace Vincent Rino Fabellion. Tama ba pronunciation ko? Si Ace Vincent. So, tanong niya, paano po pag talagang walang sumasali, ano yung dapat gawin? Sinasin niyo nakaka-experience din ng ganun. Paano pag walang sumasali, ano yung dapat gawin? Okay, ito yan, Ace, Vincent, okay? Kaya yun, hindi lang para kay Ace to, para sa inyong lahat, kaya nyo nararamdaman na ganyan. Paano, wala talaga sumasali. Kaya mo nararamdaman na ganyan, kasi sobrang konti ng kinakausap mo, hindi ka nag-a-adjust ng pamamaraan mo or hindi nag-work yung pamamaraan mo. Walang problema dun sa mga taong sasali or hindi. Why? It's because ako mismo, in behalf na din sa ibang mga network marketers dyan na matatagal na may malalaking resulta, hanggang ngayon mayroon pa rin sumasali.
No, ang dami sa amin araw-araw. Araw-araw masaya. Pero kaya ganun yung nangyayari kasi tama yung pamamaraan namin at ang dami namin na kinakausap everyday. Pero ibig sabihin ba nun, porket maraming sumasali sa amin, eh lahat ng kinakausap namin sumasali? Hindi. Hindi pa din. Okay, hindi lahat ng kinakausap namin naniniwala agad. Keyword, agad. So, ang gusto, madalas kasi sa mga baguhan, ang nagiging problem nyo kapag nagbi-build kayo, ang gusto nyo kasi on the spot. Eh, naiintindihan ko naman kayo dahil kahit naman sino eh, kahit naman ako, gusto ko rin ang on the spot. Pero hindi kasi ganun ang sitwasyon eh. Hindi ganun madalang mangyari yan eh. Unless talagang katulad namin, may malaki ka ng achievement, may malaki ka ng result, and talagang kompleto ka na ng skills. Pero hindi mo kasi pwedeng gamitin yun as an excuse. Yung iba, ano, baka sabihin, ah, kaya pala ang gagaling nyo kasi, I mean, kaya pala kayo kumikita ng malaki, nakakapagpasali ng marami kasi kumikita na kayo ng malaki. Hindi! San ba kami nagsimula? Nagsimula ba kami kumikita ng malaki sa tingin nyo? Ganun ba yun? Nagsimula kami kumikita na ng malaki? Saan nanggaling yung kinita namin? Nanggaling rin kami sa wala. Halos lahat ng mga naging successful sa network marketing, walang-wala din. And alam nyo ba, na dito sa industriya natin, mas mataas yung chance nung mga taong nanggaling sa wala, yung walang-wala talaga, yung mga taong naghihirap, yung mga hindi anak mayaman, na maging successful, kaysa dun sa mga meron. Mas mataas yung chance. Bakit? Mas gigil tayo eh. Alam natin yung hirap ng pagiging mahirap eh. Diba? So huwag nyo gagamitin na excuse yun. Parang nyo na rin sinabi na, ah, kaya pala ang galing niya mag-workout kasi may six-pack abs siya. Ha? Ha? Nagigits mo ba yun? Saan ang galing yung six-pack abs? Di ba sa pag-workout? So, wag iwasan nyo yung mga backward thinking na yan. Okay? So, balik tayo dun sa sinasabi ko regarding kay Ace. Sobrang konti ng kinakausap mo. I'm sure hindi ka pa nakaka-isang libong prospect. Baka nga wala ka pang 500 eh. Tama, correct, or right? Wala pang 500 na nashira ng business mo. So, yun. And along the way, okay, ito yung palagi yung isipin, yung mga hindi sumasali sa inyo ngayon, hindi naman forever hindi nasasali yan eh. Meron ka palang kulang, kumbaga praktisan mo sila. Ang palagi yung isipin, yung progress, hindi yung resulta. Para sa inyong mga baguhan dyan, para sa inyong mga hindi pa kumikita, ang isipin nyo, ang pinaka-importante sa kung gusto mong maging successful, pero kung ayaw mo, huwag mong gawin itong sinasabi ko. Kung gusto mong maging successful sa negosyo natin, ang pinaka-importante ay yung proseso, hindi yung resulta. Yung resulta ay resulta ng proseso. Naiintindihan nyo ba? Huwag kayong mag-focus sa resulta kasi yung resulta hindi natin directly control yan. Ang importante ay yung proseso, yung ginagawa natin everyday. Kasi the more na nare-reject ka, akala mo walang nangyayari kasi hindi ka kumikita eh. Diba? Pero ang totoo, tumatatag ka eh. Nasasanay ka na ma-reject. Kasi dito sa negosyo natin, yung mga takot ma-reject, yung mga ayaw ma-reject, walang pinatutunguhan sa buhay. Walang nararating. Hindi nagiging successful sa negosyo na to. Kahit naman sa ibang negosyo eh. Kung takot kang ma-reject, ayaw mo nang nare-reject. Kasi ito ha, isipin nyo to. Tanungin ko kayo. Sa tingin nyo ba, yung mga lodi nyo, yung mga uplines nyo na super yaman, yung mga uplines nyo na sobrang successful, sa tingin nyo ba, natatakot silang ma-reject? Ano sa tingin nyo? Sige nga, sagutin nyo nga. Comment kayo dyan ang sagot nyo. Sa tingin nyo ba, itong mga iniidolo nyo, yung mga successful na iniidolo nyo, hindi na sila natatakot silang ma-reject? Or ayaw nilang nang nare-reject sila? Sa tingin nyo ba? Ganun. Hindi. Wala sila. Sa tingin nyo ba, may pakialam pa sila? Pag nare-reject sila. Sa tingin nyo, may paki sila. I'm sure. Ni katiting wala. I'm sure. Pupusta ako, ni katiting wala. Ako mismo, wala akong pakialam. Okay? Yung mga nagtatanong, may mga nakikita akong tanong, hindi ko mahabol. Copy-paste ko sana, hindi ko mahabol, ang bilis umakyat kasi pakitanong na lang ulit, pakicomment na lang ulit yung mga question nyo. Nawawala, bakit ganito na naman to si Facebook? Nawala, hindi na ganito dati to eh, umulit na naman eh.
Okay, so balik tayo dun sa sinasabi ko. Yun ang reason kung bakit sila successful. Kasi wala na silang pakialam sa rejection. Hindi na nila nararamdaman yan, hindi na nila iniisip yan, hindi nila dinadramahan yan. Pero, sigurado ko, dumating rin sila sa part na nagsisimula pa lang sila, kasi ganun din naranasan ko na nasasaktan ako sa rejection, dinidibdib ko, pinipersonal ko, diba? Tapos paparinig pa ako sa Facebook, kayo na nga tinutulungan eh, kayo pa yung ayaw. Diba? Ginawa ko rin yung mga yan dati, kaya naiintindihan ko, kaya nga sinasabi ko sa inyo na hanggat maaari, ano, lampasan nyo na kaagad yan. No, sinasabi ko na sa inyo yung dapat nyong gawin. Na kailangan mong masanay, kaya ang focus mo dapat is yung proseso. So instead na isipin mo na, oh, wala akong mapasali, kawawa naman ako. Isipin mo, ano kayang mali? Ano kayang nasabi kong mali? Or paano ko kaya gagawing much better yung presentation ko next time para tumaas yung chance na hindi na ako ma-reject? And at the same time, palagi mong tatandaan na the more na re-reject ka, the more na ano, nasasanay ka doon sa rejection. Walang shortcut, walang mga ano ba yung ang tawag doon? Incantation, ano ba sa Tagalog 'yun? Ano 'yun? Wala kang magic words na sasabihin, tapos pag sinabi mo eh hindi ka na matatakot sa rejection. Walang ganoon. Ang bukod tanging paraan para tumatag ka sa rejection ay daanan mo ng paulit-ulit. Nung bata pa tayo, nung unang beses tayong madapa, diba iyak-iyak tayo, sakit. Hang tapos nung dumating yung time na paulit-ulit na lang tayo nadadapa, pero ang mga nung bata tayo, diba, pag nadadapa tayo, iiyak, pero tatayo pa rin naman tayo, tapos maya-maya, tatakbo na ulit. Diba? Hanggang paglaki natin, nadadapa pa rin naman tayo, pero this time, habang lumalaki tayo, hindi na tayo umiiyak. Pag nadapa tayo, aray, ang sakit. Ganun na lang. Ah, shit, ang sakit. Pero hindi ka na gawawa naman ako, mommy, daddy, nasa na kayo? Hindi ka na nagagaganon. Kasi nakakahiya. So, ganun din pagdating dito sa negosyo natin. The more na paulit-ulit kang nare-reject, the more na tumatatag ka sa rejection. So, yun yung kailangan mong lampasan na proseso para maiprepare ka dun sa resulta na gusto mo. Yung maraming tao, maraming network marketers, ayaw nang ganun. Kaya wala talaga nagiging resulta. Hindi kami pinanganak na hindi natatakot sa rejection. Sigurado ko lahat ng kilala mong mga lodi, may mga takot yan sa rejection nung nagsisimula, pero nilampasan kasi nila. Kasi pag wala ka ng takot sa rejection, hindi ka na natatakot sa rejection, mapapansin mo, tuloy-tuloy ka sa negosyo, nireject ka niya, okay, next. Nireject ka niya, okay, next. Wala ka nang pakialam, tuloy-tuloy mo lang siyang ginagawa, and at the same time, nag-improve ka. Hindi ka na nagiging emosyonal kasi palagi niyong tatandaan dito sa negosyo natin, pag emosyonal ka, talo ka. Talo ka na kaagad. Bawal ang emosyonal dito. Hindi to drama club. Kasi kung gusto mo lang magdrama, mag-artista ka na lang. Real talk. No, kung magdadrama ka lang naman dito kasi paulit-ulit ako nare-reject, kawawa naman ako, mag-artista ka na lang. Baka matanggap ka pa dun, malay mo doon kayo maman. Dito hindi pwedeng emosyonal. So, ang gawin mo, kailangan practicein mo yung sarili mo na maging logical dun sa mga sitwasyon na nangyayari sa'yo. So, for example, yun nga, yung sinasabi ko, walang sumasali. Bakit kaya? Yun ang tanong, bakit kaya? Kung di mo masagot, tanong mo sa mentor mo. Mentor, ito yung ginawa ko. Ito yung sinabi ko. Tapos ito yung prospect ko. Ito yung background niya. Sabihin mo yung detalye. Lalo yung mga successful mo na mentor, ito yung sinabi ko, ito yung nangyari, ito yung usapan namin, tapos di siya sumali. Ano kayang problema? Sigurado ako malalaman ng mentor mo yung sagot eh. Malalaman niya yung problema kasi kaya nga siya naging successful. Malamang alam niya yan. Ganon, isipin mo yun. Kung ganon ka way mag-isip, hindi mo na iindahin yung rejection. Pero, it will take a lot of rejection para masanay ka. Masakit pa rin yan. Wag mong i-deny na hindi masakit. Masakit pa din. Ay, masakit pa rin. Pag na-reject ka, ay, sakit. Kumukurot pa din. Masakit pa rin. Ganun talaga. Normal yan. Pero wag mo namang i-deny na hindi positive thing. Hindi. Kasi parang mas nakakasama pa pag ganun eh. Pag nasaktan ka, okay, masakit. Na-reject ulit ako. Move on tayo sa kasunod. And hindi naman lahat pati na nag-reject sa'yo, i-reject ka na nga forever. Nabanggit ko na rin yung kanina, hindi ko lang pinagpatuloy. So dito na papasok si follow-up.
si follow-up. Alam mo ba, par, ano, sa huling pag sa check ko sa numbers ko, personal, marami ang prospects ko na sumali dahil sa follow-up. Hindi sa unang encounter, hindi sa unang presentation, hindi. Daming, mas marami. And yung mga leaders ko, doon din ang galing. At halos lahat ng mga members ko ngayon, ganun din. Inabot sila ng ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, meron pa nga ilang taon eh. Bago sila nag-decide na, sige, sali na nga ako sa Team Genuine. Pero hindi naman ako naghintay sa kanila, hindi kami naghintay sa kanila. Patuloy pa rin kami sa paghanap ng panibago, pero nagfa-follow up kami. Hanap ng panibago, follow up, hanap ng panibago, follow up. Kasi akala nyo, isa rin sa reason ba't ka nasasaktan sa rejection, kasi akala mo, no means never. Hindi. Alam nyo, may mga, alam mo, meron pa nga akong leader na sinumpa, hindi lang isa, meron pa akong isa pang nalaman. Meron pa ako isa recently nalaman, isa pa sa mga leader ko na sinumpa nila yung network marketing. Kasi may pangit sila na experience. Naloko sila, na-scam sila. Sinumpa nila. Sinabi nila, kahit kailan di ako sasali dyan. O, leader ko na ngayon. hindi rin eh. So, kahit yung mga taong sinusumpa nila yung network marketing, hindi pa rin eh. Follow up pa din eh. Eh, paano mo sila ipa-follow up eh? Pinipersonal mo. Masyado mo pinipersonal. Diba? So, yun yung palagi mong tatandaan. Okay, palagi niyo yung tatandaan na yung proseso ang importante. Yung proseso ang importante. Maraming baguhan, yung hindi pumapasa, ayaw nilang lampasan, mas importante sa kanila yung feelings nila kaysa sa pangarap nila, nagkukwit na lang. Eh, problema nyo na yun. Hindi ko na problema yan. Okay, so I hope na nasagot po yung tanong. Yun yung ugat ng problema eh. Okay, so sa mga first timer na nakikinig sa akin, ganito talaga ako magsalita. Kasi ano na kayo eh, negosyante kayo eh. Kumbaga, di ba, negosyante kayo eh. Na hindi naman na kayo mga batang paslit na alam mo yun. Negosyante ka na eh, pinasok mo tong mundo na to. Kung nasasaktan ka sa mga ganitong pananalita, hindi nga ako nagmumura. Hindi naman ako magmumura. Pero, kung nasasaktan ka sa mga ganitong bagay, palagi niyo tatandaan na walang pakialamang mundo sa nararamdaman natin. Masaktan ka dyan o hindi, mag-iiyak ka dyan o hindi, iikot pa rin naman ang mundo. Wala naman pakialamang mundo sa feelings natin eh. Walang pakialamang success sa feelings natin. It's either magdrama ka dyan na magdrama or magpatuloy ka para makuha mo yung mga pangarap mo. Walang pakialam. Hindi mag-a-adjust yung pangarap natin para sa atin. Tayo yung palagi mag-a-adjust. Ayos. Marami na bang natututunan? Unang tanong pa lang yun. Unang tanong pa lang yun. Okay, so ito, next question from Mike Vincent. Paano gumaling sa pag-sales talk? Bago pa lang po kasi ako. Paulit-ulit mo siyang gagawin. Eh, doon ka gagaling. Lahat. Lahat ng, tawag dito, lahat ng bagay na gusto mo na gumaling ka, kailangan paulit-ulit-ulit mo siyang gagawin. Ito, para at least, may idea kayo. So, 7 years na ako sa industry na to. 8 years na. Eh, huwag kayong magtataka kung bakit ganito ako magsalita. Wala naman akong kodigong binabasa dito eh. Tuloy-tuloy yung pananalita ko. Yung iba siya sinasabi na magaling ako magsalita. Paano gumaling magsalita. Eh, pawalong taon ko na itong ginagawa. No? Even before online. Kasi pumasok lang naman ako sa online. Gumawa ako ng mga ganitong videos. 2016. 5 years. Pero yung first 3 years ko, offliner ako. Old school networker ako. Meaning, yung ginagawa ng mga offliner. Yung nakikipag-usap sa personal, nagsusulat ng pabaliktad, nagbibilog-bilog, nagsasalita sa harapan. Introvert ako ha. Hindi naman halata. Introvert ako ha. Ako yung tipo ng tao, pag hindi mo okay na usap, hindi rin kita kakausapin. Hanggang ngayon naman, ganun pa rin ako. Ako yung tipo ng tao na sa isang maraming lugar, maraming tao, sa isang lugar na maraming tao, nandun ako palagi sa sulok kung saan kokonti yung tao. Ayoko talaga sa maraming tao pagka mayroong 3-day sale, hindi ako pumupunta ng mall sa ika-3rd day. Maliban na lang kung in-stage ako ni Grace at pinilit. No? Hindi ako pupunta kasi ang daming tao. Ayoko sa madaming tao. Sipin mo yun ha? Eh, ang negosyo natin, madaming tao dapat. So, katulad ng sinasabi ko, it's either pangarap ko or yung mga excuses ko. Pinili ko pangarap ko. Diba? Mas pinili ko pa rin yung pangarap ko.
Kaya nag-adjust ako, binago ko yung sarili ko. Kaya naging ganito ako. Hanggang ngayon, introvert ako, hindi pa rin naman ako nagbabago. Ganun pa rin talaga yung personality ko. Pero marunong na ako na umayon sa sitwasyon. Kasi after nitong live natin, every after live natin, tatahimik na lang ulit ako. Tahimik na ulit ako. Nagtatrabaho na ulit ako. Hahataw na ulit ako. Pero ginagawa ko itong mga bagay nito kasi ito yung mga kailangan kong gawin. Kailangan ko mag-adjust. Kailangan ko improve yung sarili ko. Kaya ako gumaling kasi paulit-ulit ko na itong ginagawa. Paulit-ulit na. Ilang taon na? Magwawalang taon na ang paulit-ulit. So willing ka bang mag-abuti ng ganong taon? Meron nga tinatawag na 10,000 hours of greatness. Compute nyo kung ilang taon yan. 10,000 hours of greatness. Para ma-master mo daw yung isang bagay, kailangan mag-spend ka daw ng 10,000 hours sa bagay na yon. Hindi naman straight, no? Hindi naman natin kaya yun 24/7. Hindi naman. Pero 10,000 hours. Kung hindi ako nagkakamali, kung 8 hours per day yan, mga nasa 2 years yan or 3 years. Compute nyo na lang kung mali ako. Mga nasa ganon. Oh. Kaya huwag kayong magtataka. Walang ano eh, walang overnight mastery. Walang ganun. Ilang taon bago naging Manny Pacquiao si Manny Pacquiao. Diba? Ilang taon bago naging Lodi mo yung Lodi mo na superstar upline nyo. Ilang taon bago siya naging ganyan. Diba? And yun rin ang isa sa reason kung bakit paulit-ulit kong binabanggit kung gaano ko na to katagal ginagawa. Kailan lang ba ako nagsimulang magkaroon ng malaking breakthrough? Siguro mga 4th year or 5th year ko na. Mga ganun na. Kasi ang dami ko mga pagkakamali nung unang mga first year to 4th year. Dami. Hanggang ngayon naman nagkakamali pa din ako. Pero ngayon kasi wala na ako pakialam eh. The more na nagkakamali ako, the more na natututo ako. Hindi ko naman sinasadya yung mga pagkakamali ko. So yun yung palagi nyo naisipin. Kung gusto mong gumaling sa isang bagay, paulit-ulit mo siyang gawin for at least 10,000 hours. 10,000 hours. Alright? So yun. Next question. Okay. Yung mga hindi ko nasagutan yung tanong, paki-comment na lang ulit ha. Paki-comment na lang ulit ng mga tanong nyo kasi nawawala, umaakyat. Bakit ba ganun? Hindi, kasi pag ginawa kong slow, pag nagtanong ako sa inyo, hindi kayo makakapag-comment agad eh. Baka sabihin nyo, ini-scam ko kayo, tanong-tanong ako, hindi naman pala kayo makakapag-comment. Umaakyat lang talaga. Okay. Next question. Ito, maganda to. Sa tingin ko wala na po silang pakialam kasi kumikita na sila. Hindi 'yun ang dahilan, sabi ni Babes, wala na silang pakialam sa rejection kasi kumikita na sila. Hindi 'yun ang dahilan. Okay? Hindi 'yun ang dahilan. Hindi dahil kumikita na sila dahil wala silang pakialam. Nauna na mawalan sila ng pakialam bago sila kumita. Palagi niyong tatandaan, belief comes first before result. Pagbabago muna, hindi lang belief eh. Pagbabago muna sa isipan mo bago magbago yung resulta mo. Di ba alam niyo naman yung training na mindset equals action equals result? I'm sure karinig niyo na yan. Kung hindi pa, bakit? Hindi kayo tinuturuan or hindi niyo inaaral. Diba? Paulit-ulit yung sinasabi. Mindset equals action equals result. Hindi dun sinabi na result equals action equals mindset. Nauna yung mindset. At sadyang nauuna dapat yun. Kasi once na mabago mo yung mindset mo, most of the time, palagi talaga eh. Yung action, automatic na nagbabago. Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina about sa rejection, di ba? Pag binago mo yung way ng thinking mo about sa mga taong nire-reject ka, instead na dramahan mo yan, iyakan mo, di ba? Tapos ang iniisip mo na ngayon ay, ano kaya yung mali? Saan ako nagkamali? Paano ko kaya ma-improve yung sarili ko? Pag ganun na, di ba binago mo yung mindset mo? Nung binago mo yung ganung way ng thinking mo, binago mo na siya, salit na nagdrama ka, inisip mo, paano ko ma-improve? Anong action na gagawin mo? Alamin mo kung paano ka makaka-improve, mag-i-improve. Di ba? Automatic, nagbabago yung action. Pero kapag dinadramahan mo ng dinadramahan, pinipersonal mo, ano magiging action mo? Quit na lang ako, hindi yata to para sa akin. So, hindi mauuna ang resulta. Hindi mauuna ang resulta. Mindset muna. May mga tao na nandadaya, na dinadaya nila yan, na kahit na mali-mali yung way ng thinking nila, eh kumikita sila. Yung mga unethical networkers, madalas na yung gumagawa niyan. Naluloko sila eh. Pero may karma kasi yan eh. Habulin at tahabulin ka ng karma eh. Hindi ka ligtas. Makaligtas ka, gumawa ka ng mali, hindi ka man makita ng mga tao, walang makakita sa'yo, mayroong nakatingin dun. Kita niya lahat ng ginagawa mo. So, yun. Okay, next question.
Ito from Kim. Anong isang ethical na pamamaraan para mapapayin ng isang negative prospect? Follow up. Follow up. Maging professional ka. Pag nireject ka nila, ito medyo, ito, halos lahat, hindi actually, parang lahat naman ng sinasabi ko, mahirap sa simula. Madali na sa akin kasi sanay na ako. Pero most of you, siguro, mahirapan ka talaga. Ganun naman eh. Ganun naman talaga eh. Mahirap rin naman to sa akin nung nagsisimula ako. At sinasabi rin ito ng mga mentors ko sa akin dati. Tapos sinasabi nila madali na sa kanila kasi sanay na sila. So, nakarating lang rin naman ako sa posisyon nila. Eh. Kumbaga, parang ganun. Mahirap sa... Lahat naman halos ng bagay... hindi lahat halos. Lahat ng bagay mahirap sa simula. Sa simula lang naman eh. Pero pag sanay ka na, dali na. Kasi sanay ka na eh. So, dumadali lang naman yung isang bagay pag sanay ka na. So, yun yung keyword doon, sanay. E, paano ka masasanay? E, paulit-ulit mong gagawin. Okay? So, paano mo mapapapain yung sa ethical na paraan yung negative na prospect? Follow up. Follow up mo sila. Ito, may challenging kasi, lalo-lalo na kapag yung prospect, as in yung negative talaga, ay, piramide niyan. Scam yung mga ganyan. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Tigilan mo ko sa... Di ba, ang hirap noon kasi, syempre, pakiramdam natin parang inaatake tayo, 'di ba? Inaatake nila tayo yung pagkatao natin, pero hindi naman eh. Doon sa mga sinasabi niya, hindi naman ikaw yung inaatake niya. Yung industriya natin eh, scam 'yan, which is yung network marketing, pyramiding 'yan, which is yung network marketing. Hindi naman ikaw yung sinasabi niya na ganoon eh. Pero minsan sasabihin rin nila na scammer ka, ganun-ganun. Ito yung challenge. Ito yung pinaka-challenge. Maging professional ka pa rin. Kahit na ginaganon ka nila, professional ka pa rin. Ay, scam yung mga ganyan. Tingilan mo ako sa mga ganyan. Tapos ang sagot mo, naintindihan ko po. Hindi ko po kayo masisisi kung bakit ganyan yung pananaw nyo. At nire-respeto ko po yung opinion nyo na yan. Pero kung sakaling magbago po yung isip nyo, sabihan nyo lang po ako. Ang hirap gawin nun. Mahirap gawin yun. Even sa akin, mahirap gawin yun. Pero yun yung tama eh. Kasi kapag ginanon-ganon ka ng prospect mo, ah, scam yan, illegal yan. Ang ina-expect nila, magagalit ka. Ina-expect nila, kukontrahin mo sila. Hindi, illegal kami. Ito yung legalities namin. We are number one. We are the best. Why? May mga artista pa nga kami, oh. Yun ang ina-expect niya. At dahil yun ang ina-expect niya, sigurado may pangontra na siya dyan. Eh, ganun yung sinabi mo. Diba? Ready na siyang, ready na siya na mag-rebat. Sasabihin mo na, we are number one. We are legal. Ito yung ano namin. Diba? Yung typical na ginagawa ng amateur, pag dinidefend mo, even though tama ka, hindi kasi ganun ang psychology ng tao eh. Kahit tama ka. So, kapag ganun yung ginawa mo, professional, naiintindihan ko po opinion nyo, nirespeto ko po yan, kung sakaling magbago isip nyo, sabihan nyo lang po ako. Ano yun yung ready na siyang pumalag? Eh, teka lang. Magugulat yun eh. Teka lang. Parang may mali. Bakit ganun yung sinabi niya sa akin? Ready na akong mag-rebat eh. Mapapattern interrupt sila. Oh, kapag ganun pa yung ginawa mo, may second chance. Sa tingin mo, may chance ka pa ba para mag-follow up? Yes. Kung hindi ka naman niya bilinak. Kung hindi ka naman niya blinak. Pero malabo eh. Malabo na i-block ka niya kung ganun yung sinabi mo, professional. Eh yung ibang mga networkers, hindi ganun eh. Diba? Inaaway nila yung mga prospect nila eh. Sasabihin mong tulungan tapos aawayin mo. Diba? O, may chance ka para mag-follow up kung hindi kanya blinak. At kapag nag-follow up ka, pwede pang sa ganung way na ginawa mo, simpleng way na ginawa mo, kahit na deep inside na iirita ka, deep inside na iinis ka, lalo-lalo na sa online, ang dali na niyan sa online eh. Kasi bago ka mag-type at send, diba, nag-iisip ka pa eh. Unlike sa personal, mahirap talaga to sa personal. Kasi na-experience ko yan before. Yung nakikipagtalo sa harap. Harapan kami ng prospect, nakikipagtalo sa akin. Mahirap yun. Pero sa chat, online, may time ka pa para mag-isip eh. May time ka pa para mag-type at may time ka pa bago mo i-hit yung enter. Diba? Bago mo i-send. Pwede ka muna magpakalma. Alam mo yun? Busy talaga to. Okay, inirespeto ko po. Hindi naman niya kita eh. Diba? Pag-chat. Yeah, mag-chat. So, sa ganong ginawa mo, hindi ka lang niya nakita bilang professional, hindi lang ikaw yung nag-benefit eh. Yung industriya natin nagbe-benefit ng paunti-unti sa napakaliit na bagay na ginawa mo na ganon. Kasi isipin niya, pwedeng pumasok sa isip niya, hindi pala lahat ng networker ganon.
mga bastos na mayayabang na alam mo yung feeling nila kung sino sila, hindi pala lahat ganun. Pwedeng pumasok sa isipan nila yun dahil sa simpleng ginawa mo. Kahit na deep inside galit ka. O, diba? So, yun yung ano, yun yung simpleng pagiging professional. May chance ka para mag-follow up. Edi, follow up ka na lang next time. Ayos? So, yun. Next question. I hope marami kayo natututunan so far. It's already 8:42. Ang bilis. 8:42 na kaagad. Okay, next question from Chad. Chad Serujano. Tama ba? Chad na lang, Chad. Anong advice mo sa mga nababad na sa analysis paralysis? Alam ko yung pakiramdam kasi ganyan din yung sakit ko dati. Overthinker. Yes, madalas sakit na mga introvert yan eh. Yung pagiging overthinker, sa sobrang pag-iisip, analysis paralysis, wala nang nagagawa. Ang pinakagamot lang dyan is practice ng thinking at palagi nyo itong iisipin. Isa sa, ito, based on my experience na, rin, na lang din, na kahit anong plano ang gawin mo, kahit anong paghahanda ang gawin mo, may papalpak at may papalpak pa rin dyan sa ayaw mo at sa gusto. Yun ang tinatak ko at paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Yun yung tinatak ko sa isipan ko. Kasi naranasan ko yun eh. Sabi ko, grabe, bakit ganun? Plinano ko to. Pinaghandaan ko to ng pagkatagal-tagal. Bakit nagkamali pa din? Bakit may mga palpak pa din? Then later, na-realize ko na ganun pala talaga. Hindi na, it's not about creating a perfect plan. Hindi yun ang, ano eh, hindi yun ang pinag-uusapan dito eh. It's about creating a plan at kung sakasakali mo magkaroon ng mga pagkakamali, learn how to adjust. Yun ang importante. Kailangan marunong ka kaagad mag-adapt at mag-adjust sa mga possible na magiging pagkakamali niyan. Naalala ko tuloy nung ano, naalala ko nung, kaya kung meron ka sa team nyo na devil's advocate, ang pangit lang talaga nung terminology pero devil's advocate, meaning ito yung mga akala nung mga, yung mga hindi marunong na upline, ang tingin nila sa mga devil's advocate, negative. Pero yung mga devil's advocate, hindi naman talaga sila negative, genuine na may concern sila. May concern talaga sila kasi itong mga devil's advocate, madalas nakikita nila yung mga butas eh. Yung yun nga, yung mga immature, amateur na uplines, ang tingin nila, ay, ang negative mo naman. Hindi eh. Ako natutuwa ako kasi alam, marami sa aming, marami akong mga leaders, devil's advocate eh. Meaning sila yung nakakita ng butas. Pag ako naggagawa ng plano, gawa ko ng plano, discuss ko sa kanila, alam mo, tanong ko sa kanila, ano nakikita niyong butas? Ano nakikita niyo mali dito? Kasi since ako yung gumawa ng plano, malaman sa malaman, may mga blind spot ako eh, na hindi ko nakikita eh. At madalas ibang tao nakakakita ng blind spot natin eh. Yung mga pagkakamali natin, may kasabihan nga, na kapag mabaho yung hininga mo, ikaw ba yung unang nakakaamoy? Di ba hindi naman? Di ba ibang tao palagi? Pero ang lapit-lapit lang naman ang bibig natin sa ilong, pero hindi ikaw yung unang nakakaamoy, ibang tao. So parang ganun din eh. Sa, may-apply mo rin siya sa ganito, nagplano ako, pakita ko sa kanila, ano nakikita niyong butas, para maayos natin, ma-adjust natin. Pero, meron pa rin sila diyang hindi makikita. Meron pa rin diyan, meron pa rin, ano. So, inano ko na lang sa isip ko, tinatak ko na lang sa isipan ko, there's no such thing as perfect plan, no such thing as perfection. There's no such thing. No? Sa negosyo natin, walang perfection. Kaya madalas yung mga analysis paralysis, mga perfectionist yan. Tulad ko din. Ng mga perfectionist, akala nila may perfect plan, perfect strategy, perfect company. Wala. Yung mga nagkiklaim, hibang yun. Kira ulo nun. We are the perfect company. Ulul. Perfectin mo mukha mo. Walang ganon. Lahat yan may butas. Lahat yan may pagkakamali. Lahat yan may flaws. Pero, I'm sure na lalo-lalo na kung successful sila, alam nila kung paano mag-a-adjust sa mga flaws nila. So, yun yung palagi niyong iisipin. Ayos ba? Okay. Real Talk Friday, no? Hindi, Real Talk naman talaga ako palagi. Hindi naman talaga ako mabait. Sa mga first-timer, hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay? So, I hope na may natutunan kayo doon. Yung iba, pagbigyan ko muna ng yung tanong ng iba, pag wala na ako nakita ibang tanong, sasagutin ko ulit yung second question.
Okay, ayan, ayan. Ito, maganda to, maganda to. Derek, from Derek Airoso. Derek John Airoso. Anong dapat gawin kapag ang upline mo ay parang walang pakialam at hindi tinupad ang usapan, nabigyan na agad ako ng dalawang downline? Sino sa inyo yung nagano na din? Di ba bago ka pasalihin, lalagyan kita sa left at sa right? Or, lalagyan, ito, ito, nakikita mo, itong invite ko, lalagay ko yun sa ilalim mo pag nauna ka. Okay lang naman yun eh. Wala namang problema dun eh. Ang mali dun, pag hindi mo tinupad yung usapan, doon siya nagiging problema. No? So, huwag niyong gagawin yun kung hindi mo kayang tuparin. Never ako nangako ng ganyan. Nung naging ethical networker na ako, hindi ko na yung ginawa. Kasi nung mga time na yun, alam ko kapasidad ko, hindi pa naman ako ganun kagaling noon eh. Ba't ako mangangako? Para lang mapasali, para lang sa magkanong komisyon, sisirain ko yung reputasyon ko. Diba? Sisirain ko yung tiwala ng tao. Papapangiting ko lalo yung pangalan ng industriya para lang kumita ako. Hindi worth it. Diba? So, sino sa inyo yung napangakuan na rin ng ganun tapos hindi natupad? Okay? Ito na lang yung isipin mo, Derek. At para sa inyong mga naka-experience din ng ganun. Magpasalamat ka na lang kasi napunta ka sa napakagandang industriya ng network marketing. Magpasalamat ka na lang. Okay? Magpasalamat ka na lang dahil napunta ka dito. Kasi kung para sa akin, kumbaga, yung kung ganyan yung naging upline mo, possible, pwede ka magalit sa kanya, okay lang, karapatan mo magalit sa kanya. Karapatan mo mainis sa kanya kasi hindi niya tinupad, nagsinungaling siya eh. Pwede ka talaga magalit sa kanya, karapatan mo magalit sa kanya. Pero ang isipin mo na lang yung bigger picture na kung hindi dahil sa kanya, hindi ka mapupunta sa industriya na to kung saan dito tuturuan ka talaga maging successful. Napakaganda ng industriya ng network marketing. May mga tao lang talagang sumisira, pero napakaganda pa rin ang industriya. Even si Kong TV, I'm sure kayo lahat na nanonood dito. Kahit kayong mga silent viewers diyan, I'm sure kilala niyo si Kong TV, 'di ba? Si Kong TV nagpapasalamat sa network marketing. Dahil sa network marketing nabigyan siya, naturuan siya ng ganung klase ng mindset. Meron siyang video na ganun. Napakapatunay lang, isa lang yan sa napakagandang patunay na napunta ka sa napakagandang industriya. Meron lang talagang mga ganong klase ng tao. At saka kahit saan ka naman mapunta, meron pa rin ganon eh. May mga manluloko talaga. Wala na tayong magagawa doon. Hindi natin control yung ibang tao. Kaya sa halip na ma-stress tayo sa kanila, mag-focus na lang tayo sa bigger picture. Ano yung pwede kong gawin? Nandito na ako sa industriya na to. Diba? Kaya ko nga ginagawa to eh. Hindi naman akong kumikita every time nagla-live ako eh. Every time na gumagawa ako ng mga YouTube videos, sa totoo lang, yeah, kumikita ko sa ad revenue doon. Kaya sa mga nanonood ng YouTube ko, salamat kung hindi mo ini-skip yung mga ads. Pero wala, alam mo, napakalit na porsyento lang ng kinikita ko dyan eh. Napakalaki ng kinikita ko sa negosyo ko, sa network marketing ko. Ang laki ng kinikita ko na. No, napakalit na porsyento lang naman yun sa YouTube. Pero nung umpisa, sa totoo lang, nung nagsisimula ako sa YouTube, 4,000 subscribers na yata ako noon, hindi naka-on yung ano. Yung ads doon, hindi naka-on. Kasi para sa akin, hindi ko naman kailangan eh. Pero meron lang talagang nag-push sa akin noon na i-on kasi sayang, nag-i-effort na lang rin naman daw ako, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige, on mo na lang. Ganon. Diba? Pero, kaya ko nga ginawa tong mga videos na to eh. Kaya ako gumagawa ng mga videos, kaya ako nagla-live, is para sa inyong mga networkers dyan na kahit hindi kayo parte ng kumpanya na kinabibilangan ko, kahit hindi kita downline, ay kahit pa paano makatulong ako, makaambag ako sa industriya natin sa pamamagitan ng pagturo sa inyo kung paano ka magiging successful sa ethical na paraan. Diba? Kasi hindi mo na, ngayon, sa panahon natin ngayon, lalo-lalo na may ethical nation, nagsimula tayo 2016 pa. 2021 na. 5 years na. Ang ethical nation. 5 years, hindi naman 5 years gumagawa ng sa YouTube kasi 2018 yata ako nagsimula doon. Pero 5 years na rin ako gumagawa ng mga gantong video sa Facebook nga lang noong umpisa, pero mas detailed kasi pag sa YouTube eh. So, hindi nyo na pwedeng idahilan na pinabayaan ka ng upline mo, kaya hindi ka kumikita. Mag-YouTube ka! Mag-Google ka! Kaya ko nga ito ginawa eh, para sa inyong mga ganon, na pinapower-power kayo nung umpisa, alam mo yun, yung tipo ng upline na, alam mo yun, kung kamustahin ka nung hindi ka pakasali, kung kamustahin ka, daig pa yung asawa mo, daig pa yung jowa mo, kung kamustahin ka araw-araw, kumain ka na ba, kamusta ka na, tulungan tayo dito. Tapos nung pagkasali mo, di ba, wala nang pakialam sa'yo, hindi mo na makontakt, di ka na kinakausap. No? Tapos ang isasagot pa sa'yo madalas, eh, mag-YouTube ka, mag-Google ka, baka ngayon yung dahilan, ba't nandito ka ngayon eh. Or, multiple accounts ka.
Diba? Wala tayong magagawa sa mga ganong klase ng tao. Wala tayong magagawa sa kanila. The more na iniisip natin yung pagiging ganong klase ng tao nila, yung pagiging pagiging unethical networker nila, the more na iniisip natin yun, anong naiaambag nun sa success natin? Yayaman ka na ba, kakaisip mo dun? Magkakaresulta ka ba sa galit mo sa kanila? Hindi naman eh. So, yun na lang ang isipin natin. Yun na lang ang isipin nyo. Na buti na lang, dinala pa rin ako sa ganitong industriya. Napakaganda ng industriya natin. So, andyan na may mga YouTube videos ko. Andyan yung mga videos na ginagawa ko. May mga training courses pa nga ako. Yes, merong iba doon. Meron akong 1% ng mga tinuturo ko. Meron doon binabayaran. Pero choice nyo na yan. Kung bayaran nyo hindi, wala naman akong pakialam. Kasi kumikita naman ako ng malaki. Para kasi sa akin, kaya isa rin sa mga reason kung bakit gumagawa ko ng mga paid courses, is kasi, pansinin nyo, pupusta ako sa dinami-rami na nanonood ng mga YouTube videos ko, mangilan-ngilan lang dyan yung ginagawa talaga nila kung ano yung natututunan nila. Marami dyan hindi nila ginagawa. Bakit? Libre lang naman kasi. Pero kapag binayaran nila, siniseryoso nila. Eh, meron pa nga nagbabayad, pero hindi pa rin siniseryoso eh. Di ba? Palagi nyo tatandaan, if you do not pay, you will not pay attention. Yun yung reason kung bakit meron akong mga ilang courses, which is yung nasa Serrano Academia, na meron pinapabayaran ko. Yung ayaw nyo, di wag. Wala namang problema. Dami-dami kong libre dyan. Sa YouTube. Nandito sa Facebook. Dami. Ito, nagla-live pa ako every Friday. Di ba? So, think of, mag-isip na lang tayo, English pa ako, no? Isipin mo na lang yung bigger picture. Nandito ka na sa industriya na to, paano ka kikita dito? Paano mo mababawi yung puhunan mo? Paano ka kikita? Andiyan na yung mga how-tos. Punta ka sa YouTube ko, andun na yung mga how-tos. Ayos. So, meron pa tayong 7 minutes. Kaya pa ba to? 7 minutes. Hanap tayo dito ng tanong na masaya. Kaya ko pang masagutan within 7 minutes. Ito. From Limwell. Limwell Borinaga. Okay. Mahaba kasi yung middle name niya, baka magkamali pa ako ng pronunciation. What if nawawala na po ng gana o napapanghinana ang ilan sa mga members leaders mo sa team? Okay. Ito yan. Most of the time, hindi ko pwedeng sabihin na 100% of the time, pero most of the time, yung grupo mo is reflection mo bilang leader. Ang grupo mo, reflection mo yan eh. Kung pinanghihinaan sila ng loob, baka ikaw ganun din. At hindi naman, hindi yan, hindi mo kasalanan din. I mean, normal naman eh, tao tayo. Dumadating din tayo sa mga ganyang punto. Kwento ko nga last time nung nawala ako sa top performer, sa top earner ng company namin, na down ako. Nagdadrama ako sa, para sa akin, drama na yun eh. Nagdadrama ako dun sa mentor ko. Nawala ako sa top earner. Pero alam mo ba, kinikita ko noon, 100,000 isang buwan. Hindi ako bumababa ng ganun. Isang buwan. Passive yun, ha. Kahit mag-chillax-chillax na ako. Kasi ilang taon ko na rin binild, eh. Kahit mag-chillax-chillax na lang ako, kumikita pa rin ako ng ganun, passive. Pero nung nawala ako sa top earner ng company namin, nagdrama ako sa upline ko, sa mentor ko. Nadadown ako, na-stress ako, ganyan-ganyan. Isipin mo yun, ha. Ang sarap batukan. Nagdadrama ka pa. Anong toko? Ilan ba yung mga kumikita ng 100,000 sa loob ng isang buwan? So yun, kaya mayroon talaga tayong mga ganun, may kanya-kanya tayong drama sa buhay. I mean, hindi naman nawawala yan eh. Pero ang nagiging problem kasi kapag may mga drama tayo sa buhay, nagiging problem ng iba, ang ginagawa nilang solusyon, quit. Kailan pa naging solusyon yung pag-quit? kailan ka nakarinig ng isang successful na upline na nag-i-speech nung halimbawa, let's say, ina-awardan siya, millionaire siya, car club siya, or whatever, na successful na siya, tapos nung ina-awardan siya, ang speech niya, alam niyo ba ang sekreto ko kung bakit ako umasenso? Kasi quitter ako eh. Ang galing ko mag-quit. Sa lahat ng bagay, nagko-quit ako. Basta mahirapan ako, quit na kagad ako. Nakarinig na ba kayo ng ganun? Ang abnormal. Di ba? Ang abnormal nun, di ba? Ang hirap isipin. Wala kang makikilala na ganun. Yun, dun siya nagiging problema. So, tingnan mo rin, palagi mong ito sa akin to personally, although hindi naman sa lahat ng oras, kaya nga sabi ko, hindi naman sa lahat ng oras na ikaw yung may kasalanan, hindi rin naman eh. Kasi kung alam mo na nagpo-produce ka, number one, nagpo-produce ka,
meaning nagdedirect ka or nagbebenta ka or both ginagawa mo, nagpo-produce ka, no, nagre-resulta ka ng sarili mong effort. Alam, ginagawa mo yung trabaho mo, nagte-training ka, nagli-lead ka, pero mga nagko-quit pa rin, yun, hindi na natin control yun. Wala na tayong magagawa doon. Kasi ganun din naman ako eh. Ang dami pa rin naman na nagko-quit sa team ko. Pero alam ko sa sarili ko na ginagampanan ko yung responsibilidad ko, problema na nila yun. At saka, iniisip ko din na hindi naman lahat na nagko-quit sa team ko ay nagko-quit na forever. Meron dyan na nagko-quit lang kasi masyado pang madrama, di ba? Kung ano-anong drama sa buhay. Pero meron dyan, bumabalik pa rin naman. Pero wala akong pakialam. Wala na akong pakialam dun eh. Basta sa akin, ang trabaho ko is ituro sa'yo kung ano dapat mong gawin, i-guide ka. Ang trabaho mo, gawin yung tinuturo ko. Kung hindi mo siya gawin, problema mo na yun. Wala na akong pagkukulang dun. Mag-quit ka, bahala ka sa buhay mo. Hindi ka nagko-quit sa akin, hindi ka nagko-quit sa kumpanya, hindi ka nagko-quit sa grupo, nagko-quit ka sa pangarap mo. Ikaw yung nawalan, hindi ako. Ganun ang winning thinking ko eh. Pre-practice ko na siya na ganun. So, baka yung reason kung ikaw pinanghihinaan ng loob, kasi, ay teka lang, mali pala. What if naman pa ng gana na mo? Yung mga members mo pala. Okay, yung mga members, hindi pala ikaw. Yung mga members mo pala. Kung pinanghihinaan sila ng loob, nawawalan sila ng gana, is because siguro, isa rin sa mga reason ay baka hindi sila nai-inspire sa'yo. Medyo masakit yun. Paano mo sila ma-inspire? Resulta. Hindi salita. Kasi hanggang kailan lang sila makikinig sa'yo sa mga salita mo. Kaya natin to. Yes, sa simula, pwede sila makinig sa'yo. Power, tuloy-tuloy lang tayo, bla bla bla. Tapos hindi kanila nakikitaan ng resulta. Mawawalan rin talaga sila ng gana. Kasi pumapasok sa subconscious mind nila. Hindi sa conscious eh. Sa subconscious mind nila, kaya mas matindi eh. Na, yun, si Apply, motivate lang naman yan eh. Siya mismo, di naman nga nagkakaresulta. Hindi nga kumikita eh. Sakit yun. Alam ko yung pakiramdam. Dinaanan ko din yan eh. Siyempre, hindi nila sasabihin yun sa'yo. Di ba? Mababait pa rin naman yung mga tao. Hindi nila sasabihin yun sa'yo. Pero, i-inspire mo sila, i-motivate mo sila, yes, sa mga salita. Pero, mas importante na inspire mo sila, motivate mo sila sa resulta mo, sa pagbabago sa buhay mo. And isa din sa mga reason kung bakit mo pa sila napapansin, nakikita itong mga nawawalan ng gana. Bago tayo mag-proceed at matapos din, kapag ka sinasabi mo yung leader, nawawalan ng gana, nadadown, normal naman sa leader, pero nagko-quit, hindi leader yan kung ganun. Member lang yan, ordinaryong member lang yan. Kaya mo pa napapansin yung mga ganyan, na nawawalan sila ng gana, kasi kukunti kasi sila eh. Nabibilang mo pa eh. Ako nga kanina, 2,000 na kami, na active, yung mga active na nagbibuild din, ngayon, kasi mas marami yung mga members namin na for product use lang eh. Nag-member lang for discount, ganyan. Pero sa 2,000 na kami, na isipin mo yun, biglang pumasok sa isip ko kanina na kasi meron post sa company namin, yung mga nag-rank up. Tapos, iniisip ko, meron kaya dito ang member na hindi ko nakilala? Pag meron lumapit sa akin na nag-report na ano, hindi siya na-recognize, ibig sabihin nga, hindi ko na nga kilala. Pero, ang thinking ko, hanggat marami pa rin akong kilala sa mga member ko, ibig sabihin ko, konti pa rin sila. Madalas nakikilala ko kasi talaga yung member ko. Kasi meron silang ano eh. May frame. Doon ko sila nakikilala. Kaya tinuro ko din sa kanila yan eh. Kung paano magkaroon ng frame. Kasi para, kasi hindi ko sinasagot pag walang ganyan eh. I mean, hindi ko pinapriority yung sagutan. Alam naman nila yon. At pinapaalam ko na rin sa inyo kung sakaling din nyo paalam. Sa message, ang priority ko syempre sagutan, member ko. To be specific, leader ko. Core leader, member, then the rest. So kung hindi ko sila nakikitaan ng frame na ganyan, huli sila sa priority ko na sagutan. So doon ko lang sila nakikilala. So sabi, ang goal ko, isa sa goals ko ngayon ay sobrang dami ng member ko, hindi ko na sila kilala. Pagka nakita ko silang nag-rank up tapos wala silang frame, hindi ko nakilala. So ganun. Kaya nararamdaman mo pa kasi na ganyan, na nanghihinaan sila ng loob, kasi kukunti pa sila. Inspire mo sila sa resulta mo, mag-focus ka sa production mo. Yan yung paulit-ulit ko na sinasabi at tinuturo din sa mga leaders ko. Hindi ako alam mo, sa totoo lang, ito yung style ko, hindi ko sinasabing ako yung tama. Pero ang style ko, hindi ako mahilig mag-push ng member.
tataw, invite, di ba? Hindi ako mahilig mag-push na nawala yung camera natin. Hindi ako mahilig mag-push na, ataw ka, invite ka, benta ka, ganyan. Ako yung gagawa nun, ipapakita ko na lang sa kanila. Okay? Yun yung ano ko, yun yung style ko. Hindi ko sinasabing ako yung tama, pero yun yung nag-work sa akin. Ayoko kasi namimilit eh. Hindi ko kasi sila control. Ang control ko, sarili ko eh. Ang control ko, production ko. Kung meron akong gustong ipagawa sa member ko, ako gagawa nun, ipapakita ko sa kanila. Gusto ko silang mag-invite, ako magpapakita. Papakita ko sa, gusto ko silang mag-direct, hindi invite eh, mag-direct referral, o ako magdi-direct. Papakita ko sa kanila na nagdi-direct ako. Gusto ko na makita sila nagbebenta, magbebenta ako. Kung gusto ko sila maging leader, magiging leader ako. Gusto ko sila na maging top earner, magiging top earner ako. Ako gagawa. Kasi ito control ko eh. Sila hindi. Kahit anong sabihin ko sa kanila, kahit anong motivate ko dyan, kahit anong pangsasay ko yung gawin ko dyan, kung ayaw nila, ayaw nila. At saka, isa rin yun sa mga reason bakit nagkupit din yung mga members eh. Kasi, diba pag nararamdaman nila na parang empleyado lang ulit sila, nang para akong boss na, gawin mo to, gawin mo yan, sumunod ka. Anong pinagkaiba? Kaya nga sila napunta dito sa network marketing kasi most of the time, lalo na kung empleyado sila, eh ayaw na nila nung pagiging empleyado na binoboss around sila eh. Tapos pagdating dito sa network marketing, gaganunin mo ulit, di ba? So yun yung style ko. Akin yun. Hindi ko alam kung mag-work sa'yo. Hindi ko alam, pero yun yung nag-work sa akin. Okay? Pero meron namang ibang mga, meron namang ibang mga uplines na nag-work sa kanila, pinupush nila. Ayoko lang talaga ng ganun eh. Kasi ako din yung nai-stress. Pupush ko sila tapos hindi nila ginagawa. Nai-stress ako, nai-stress sila, nai-stress kami. Di ba? E di, wag na lang. Okay? So, it's already 9:03. I hope nasagutan ko yung mga tanong nyo ng maayos. I hope na marami kayong natutunan. Para dun sa mga hindi ko na nasagutan, mag-set kayo ng alarm every Friday, 8 p.m. Philippines time, dito sa aking Facebook page, kung saan man kayo nanonood ngayon, punta nyo. Okay, para kayo yung unang magtanong and then kayo yung una kong masagutan. Kasi yung unang nagtanong, yung una kong nasagutan. So, I hope na marami kayong natutunan. Make sure apply nyo yung mga natutunan nyo. Bahala kayo kung apply nyo yung natutunan nyo, hindi. Bahala na kayo dyan. And for additional training resources, kung pinapanood mo itong live ko o video ko sa Facebook, nasa taas yung description, may mga links dyan. Pwede mong i-search yan, tingnan yan para sa mga additional training. Subscribe kayo doon sa YouTube ko. Libre lang naman yun. Kung pinapanood mo to sa YouTube, yung description nasa ilalim. Kung part ka na ng team ko, hindi mo na kailangan yung mga sinasabi ko na yun kasi nandun na sa academy natin yan lahat. Kompleto, rekado na tayo. Okay? So, if marami kayo natutunan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits next Friday, 8 p.m. Philippines time. Bye-bye!